pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mahabagin, tanging bukal ng buhay at pag-asa, kami ay naninikluhod at nagsusumamo sa iyo upang hilingin ang iyong paglingap laban sa karamdamang nagpapahirap sa marami at kumitil na ng marami. Dinggin mo po kami ng may pagmamahal. Ipag-adyang po sa amin ang iyong mapaghilom na mga kamay upang kami ay maibsan mula sa pangamba ng kamatayan at karamdaman. Bigyang lakas kami ng pag-asa at pananalig sa iyo. Naway iyong alalayan ang mga nasa medisina at tumutuklas ng lunas sa karamdamang ito. Bigyan niyo sila ng katatagan at kadalisayan ng kaisipan upang maging wasto ang kanilang paglikha ng mga lunas. Sa mga lumilingap at mga nag-aalaga sa mga dinapuan ng karamdaman, naway manatili silang malusog at masigla ang pangangatawan upang sila'y maglingkod ng ibayo at ng may pagmamahal. Panginoon, nawa ang mga nasa banig ng karamdaman, nawa sila'y manatiling nananalig at umaasa ng lunas mula sa iyo. Sa mga pumanaw, naway kanilang kamtin ang buhay na walang hanggan. Pagkalooban mo po kami ng biyaya at pagkakawang gawa at pagtutulong-tulong upang ang nararanasan naming ito ay magbigay sa amin sa pagbukal ng kagandahang loob para maglingkod at ang may pagpapakabalik. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Huwag mo akong salingin. Noong tinahak ng tinata ang daan, patungo sa kaniyang mga pangarap. May nagsinayang na oras at pagkakataon para tuklasin ang kayamanan ng bayan. Walang iba, kundi ang karunungan. Mauuna na po ako, Ama. Ingat ka, Anya.
Panginoon at marami mong tatandaan na edukasyon ko ang tanging kayamanan ay papamanan mo. Sa pananaw ng general, nararapat lamang ang pagkakatanggal mo, Padre Damaso. Alalahanin mo na ipinahukay mo ang bangkay ng isang marangal na lalaki dahil lamang sa hindi pang umpisan nito. Ang kwentang rason na kung tanggalin ako bilang paroko ng simbahan. Maligayang pagbabalik, Christos ko mo. Magpapuro ninyo sa aking amay, mabarang sa aking kilala tungkol sa kanyang pagbalang. Ngunit, humibayo na lang. Ako nga po pala, Juan Dosmo, Ibarra, Nick. Ikaw ang epitomiya ng kagandahan at kabutihan. Hindi ko na kinakailangang umanap pa ng iba. Binibining Maria Clara. Ang kasiyahan at pagdiriwang ay agad na mapapalitan ng inis, kalungkutan, at kaguluhan. Isang paaralan para sa mga ignoranteng tao rito. Iyan ay isang gusali na aking pinangarap din bago ako itinuring na isang baliw. Ikaw'y nagtatagumpay sa iyong hangarin kung sa mga kuro ka hihingi ng tulong. Ito ba? Na maaari mong imungkasi sa akin? Ano pinagkaiba sa iyong ama na mamamatay tao? Walang utang na loob, ingrato! Jesus to mo! Ay may katapusan. Ngunit ang wakas ay hindi ang hangganan sapagkat ito'y isang bagong pagmula pa lamang. Kahit gaano ang kainit magtago ng isang lihim, wala pa rin lihim ang hindi namumunod. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Ako ang nalaman sa sinasabi mo. Hindi ikaw. Sino ang mga nito? Wala akong makasalanan. Si Papi Thomas na aking sumadali na lang. Papatayin nila ako! Huwag mo akong mabayaan! Basilio! Palabasin niyo ako! Ang Diyos ko! Iligtas mo ang aking mga anak. Miss Pin! Basilio! Ayaw ko nang makita ni Maria Clara ang ikratong si Crisosto mo'y bago. Nais kong may kasal ka, Maria Clara, kay Inamis. Maraming nadamay, nagbago, naghirap at nagsumamo. May mga tumakas sa katotohanan upang makaranas ng kagigayahan. Tinaha ang bawat parte ng buhay upang makaligtas. Pabayaan na ninyo yan sa pamahalaan. Magsimba na lamang kayo! May mali, kaya lumalaban. Ma!
Makinig, manood na sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Teleradyo, teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo kahit magkalayo sa programang ito. Tiyak ang pagkatuto. Makinig, manood na sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Teleradyo, teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo kahit... Sa madunong marangal at maliwang umaga, kami ang inyong maging gurong tagapagdaloy ngayon sa umagang ito, Sir Emmanuel de la Cruz at Ma'am Erling Gamoso, ang inyong kateleradyo, ang teleradyo ng bawat kabataang Maluleño. Binabati natin ang mga gurong del Pilarians sa pangunguna ng ating butihing puno ng paaralan, Dr. Maria Victoria Sibibo, gayon din lalo na ang ating mga kasamahan sa Araling Panlipunan Department, sa pamumuna ng aming Ma'am Madonna R. Estacio, good morning po, Ma'am Donna. At syempre, salamat din sa aking mga kasamahang guro sa grade 7, sa pamumuna ng aming master teacher, si Ma'am Deloria. Hello po, Ma'am Deloria. Kamusta na kayo, aming mag-aral? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, kasama ang inyong pamilya. Handa na ba kayong balikan ang mga tinalakay nating aralin? Mahalagang ituon ng buo ang inyong atensyon at pakikinig sa bahagi ito ng ating aralin sa gayong lubusan ninyong maunawaan ang mga konsepto ng ating aralin na may pamagat na implikasyon ng digmaang pandaigdig, ideolohiya, nasyonalismo at ginampanan ng mga kababaihan sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ngunit tayo ang sasagawa lamang ng pagtalakay sa implikasyon ng digmaang pandaigdig, ideolohiya at nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ito ay batay sa most essential learning competency na matatalakay ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano at nasusuri ang kaugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista. Okay, bago tayo magtungo sa ating aralin, tayo muna ay magbalik sa ating naging aralin itong nakaraang linggo. Naalala niyo pa ba? Naalala niyo pa ba? Okay, maaaring magsulat si Cat Blocks kung ano ang paksa ng ating aralin. Okay, magaling. Ito ay ang mga salit, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ngayon ay magsasalawa tayo ng gawain upang makapagbalik-aral. Makapagbalik-aral tayo sa mga naunang bahagi ng ating aralin. Ito ay tinatawag na baksikan ang nakaraan. Okay, so narito. Panuro, punan ng titik ang mga kahon upang mabuo ang mga salita na tumutugon sa mga inilalarawan sa bawat pahayag o pangungusap. Okay, number one, pananakot ng isang mga pamilihang bansa sa isang bansa upang makontrol at magamit ang likas na yaman nito para sa pansariling interes. Bunga nito ay karaniwang naaabuso at napagsasamantalahan ang mga bansa at mamamayan na nasakop nito. Okay.
Sulat sa chat box ang inyong kasagutan. Okay. Ang tamang sagot ay colonialismo. Pangalawa. Pangalawa, pagpapalawak ng kapangyarihan at teritoryo sa pamamagitan ng pananakop ng hindi lang isa o kundi maraming teritoryo o bansa. Sulat sa chat box ang iyong kasagutan. Ang tamang sagot ay imperialismo. Okay, pangatlo. Sumiklab ito noong 1899. Halaw ang pangalan ito sa mga naghihimagsik at miyembro ng samaang Samahang Ibochuan na ang ibig sabihin ay harmonious peace. Ang mga miyembro nito ay mga may kasanayan sa gymnastic exercises. Okay. Isulat sa chat na ang inyong kasagutan. Ang tamang sagot ay Rebellion Boxer. Ang apat, siya ay isang monghe at manggagamot na naghangad ng maayos na pamumuhay para sa kanyang mga kababayan. Pinamunuan niya ang serye ng rebellion laban sa mga British mula noong 1930 hanggang 1932. Ang tamang sagot ay Saya Yan. Next. Panlima, ang kasunduan na bukas ng bansang Hapon ng dalawang daungan para sa Estados Unidos. Sulat sa chat box ang inyong kasagutan. Ang tamang sagot ay kasunduan Kalagawa. Tunay na mabusay ang mga batang dalipilaryan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Para sa banghay ng ating aralin, na siyang ating magiging gabay sa kabuuan ng ating pag-aaral, narito ang mga sumusunod. Ang kabuuan ng ating aralin ay hahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang implikasyon ng mga digmaang pandaigdig sa mga bansa sa Silangang Timog Silangang Asya. Ang pangalawa, ang kaugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista. Bago tayo magtalakay, panoorin natin ang isang short video na ito. Nagsimula ang unang digmaang pandaigdig noong July 28, 1914 at nagtapos ito noong November 11, 1918. Tumagal ito ng 4 na taon, 3 buwan at 2 linggo. Ang digmaang ito ay kinasangkutan ng mahigit sa 70 milyong mga sundalo na kung saan ang 60 milyon nito ay taga-Europa. Tinatayang 40 milyon ang namatay sa digmaang ito. Kaya itinuturing sa kasaysayan na ang unang digmaang pandaigdig ay isa sa mga pinakamapaminsalang digmaan. Pero paano nga ba nag-umpisa ang digmaang ito? Paano humantong ang madugong labanan na ito? At ano-ano ang mga salik o dahilan ng digmaang ito? May 4 na salik o dahilan. Kilala ito sa tawag na MAME. Ibig sabihin, militarismo, alyansa, imperialismo at nasyonalismo. Nasaksihan sa kasaysayan ang pagpapalakas ng militarismo ng mga malalakas at mayamang bansa sa Europa. Ito ay pagpapakita ng pride at kalakasan ng isang bansa na kung saan pwede nilang gamitin kung kinakailangan. Ang mga makapangyarihang bansa ay nakipag-alyansa sa isa't isa batay sa kanya-kanyang interes. Ang sistema ng alyansa ay kapag may nakaaway ang isang kasapi sa kalabang alyansa, magiging kasangkot sa isyo ang kanyang mga kakampi sa alyansa. Bago pa man nagsimula ang digmaan, ay meron ng nabuong alyansa. Ang Triple Entente na kilala sa Allied Powers at Triple Alliance na kilala rin bilang Central Powers.
ang Triple Entente ay binubuo ng Great Britain, France, Russia, habang ang Triple Alliance ay binubuo ng Germany, Austria-Hungary at Italy. Ang pagpapalawak ng isang imperyo at pagiging gahaman ng mga bansa para makontrol at makamkam ang mga likas na yaman ng ibang bansa ay isa rin sa mga dahilan ng digmaan. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa bansa para depensahan ito o kahit ang pagpapalawak ng teritoryo para maipakita ang kagalingan nito ay isa din sa mga dahilan ng digmaan. Ito ang tawag sa nasyonalismo. Noong 1908, inumpisahan ng Austria-Hungary ang pananakop ng dating sakop ng Ottoman Empire na Bosnia at Herzegovina. Ito ang tinawag na Bosnian Crisis. Dahil dito, nagalit ang Serbia at ang taga-suporta nito na imperyo ng Russia. Maraming salik at dahilan ang digmaang ito, pero ang itinuturing na pinakadahilan na nagpasiklab nito ay ang pagpatay sa tagapagmana ng imperyong Austria-Hungary na si Archduke Franz Ferdinand at sa kanyang asawa na si Sophie nang sila ay bumisita sa Sarajevo, Bosnia noong June 28, 1914. Habang nakasakay sa sasakyan kasama ang kanyang asawa na si Sophie, binaril at napatay sila ni Gavrilo Princip, isang revolusyonaryo na Bosnian Serb na bahagi ng grupo na kung tawagin ay Black Hand. Ang layunin ng pagpatay ay para wakasan ang pagkontrol ng imperyo sa rehiyon ng Bosnia at Herzegovina. Bagamat walang kinalaman ang gobyerno ng Serbia, isinisi pa rin ng imperyong Austria-Hungary sa gobyerno ng Serbia. Noong July 23, 1914, ibinigay ng imperyong Austria-Hungary sa Serbia ang tinatawag nilang July Ultimatum. Isa itong kahilingan na dapat gawin ng gobyerno ng Serbia. Halos hindi katanggap-tanggap ang mga kahilingan ito para sa mga Serbian. Sinamantala ito ng imperyo upang makapagdeklara ng digmaan laban sa Serbia dahil na rin sa tensyon na nangyari sa kanila. Nang nalaman ng Austria-Hungary na susuportahan sila ng Germany, nagdeklara ng digmaan ang Austria-Hungary laban sa Serbia noong July 28, 1914. Dahil dito, humingi ng tulong ang Serbia mula sa Russia. At para ipakita ang kapangyarihan ng Russia at bilang kaalyado ng Serbia, pumayag ang Russia para tumulong. Dahil sa may alyansang nagaganap sa panahong iyon, hindi maiwasang maapektuhan din ang ibang kaalyado nito. Nang kumilos ang Russia sa pagtulong, naging obligado ang Great Britain at France na kumilos din. Dahil sa suporta ng Germany sa Austria-Hungary, nagdeklara ang Germany ng digmaan sa Russia noong August 1, 1914. Noong August 2, 1914, sinakop ng Germany ang Luxembourg. At noong August 3, nagdeklara ang Germany ng digmaan laban sa France. August 4 naman ay sinakop ng Germany ang Belgium. Sa panahong ito ay humingi ng kahilingan ang Great Britain sa Germany na igalang ang neutralidad ng Belgium ayon sa nakasaad sa 1839 Treaty of London. Dahil sa hindi ito sinunod ng Germany, nagdeklara ng digmaan ng Great Britain sa kanila noong August 14. Habang abala ang Germany sa pakikidigma sa Europa, sinamantala ng mga Hapon ang pakikidigma nito sa parte ng China, na pumapanig naman sa Allied Powers noong August 23, 1914. Sinalakay naman ng Ottoman Empire ang Russia noong October 29, 1914. Lihim itong nakipag-alyansa sa Central Powers. Dahil dito, nagdeklara din ng digmaan ang Allied Powers sa kanila noong 1915. Ang Italy na dating bahagi ng Central Powers ay sumali na rin sa digmaan pero sa panig na ng Allied Powers dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng Austria-Hungary. Ang United States ay naging neutral sa simula pero lihim itong sumusuporta ng mga kagamitan sa Allied Powers hanggang sa sila ay sumali na rin noong April 6, 1917. Isa sa mga dahilan kung bakit sila sumali sa digmaan ay inatake ng mga submarino ng Germany ang mga barko ng US. Pagsapit ng 1917 ay umiwas na ang Russia sa digmaan
dahil sa sigalot ng kanilang bansa. Sa panahon iyon kasi ay nagkaroon ng rebolusyon sa kanila. Ito yung panahon na pinabagsak ang sistemang monarkiya na pinamunuan sa panahon iyon ni Tsar Romanov II. Sa loob ng 4 na taon ng digmaan ay natalo ang Triple Alliance o Central Powers. At dito ay nilagdaan ang tigil putukan noong November 11, 1918. At noong June 19, 1919, ay nilagdaan ang kasunduan sa Versailles. Ang kasunduan ito, ang opisyal na nagwakas sa unang digmaang pandaigdig sa pagitan ng Allied Powers at Central Powers. Inako ng Germany at kaalyado nito ang buong responsibilidad sa pagsiklab ng digmaan. Yeah, napanood na natin ang isang video tungkol sa World War I. Sa inyong panonood, naging maganda kaya ang naging kalabasan ng World War I sa kabuuan po ng ating kasaysayan? Pakisulat sa chat box ang inyong mga sagutan. Kaya ngayon, mula ngayon tayong pagkalakay sa ating aralin. Ang pananakop at paniniil sa mga bansa sa silangan at imo silang Asya ay naglunsad ng pag-usbong sa diwang makabansa bilang tugon sa pang-aabuso at pagyurak sa katapatan ng mga bansa sa silangan at imo silang Asya na ang tanging higin ay magkaroon ng kalayaan. Ang una at ikalawang digmaang pandaigdig ay nakaapekto upang makamit ang kalayaan. Dahil sa unang digmaang pandaigdig, nagbago ang balance of power na kilala ang Japan dahil sa pinalakas nito ang kanyang tukbong militar. Isinulong na rin nito pagkatapos ng digmaang racial equality o pantay na pagtingin sa lahi na hindi pinansin ng mga kanluranin. Dahil naman sa ikalawang digmaang pandaigdig, lumakas ang nasyonalismo sa timog silangang Asya. Napabilis ang paglayak kaya maraming mga bansa sa mga bansa sa timog silangan at silangang Asya ang limaya pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating aralin. Sa pag-usapan natin dito ang kaugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at pilosang nasyonalista. Unahin natin sa bansang China. Sa China, narito ang mga bansang sumakop. Narito ang Great Britain, France, Germany, Portugal, Russia. At sa bansa sa Asia, nasakop naman sila ng bansang Japan. So ang araw ng kanilang kalayaan ay naitakda noong October 1, 1948. Ang mga samahang nabuo ay ang samahang Boxer, na kung saan ang kanilang pangamaraan ng ginamit sa paglaya ay ang pagpapaalis sa makaluranin at mga influensya nito. At ang niyakap nitong ideolohiya ay ang nasyonalismong tradisyonal. Ang pangalawang samahan ay ang tinatag ni Dr. Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, na kung saan ito ay may layunin maging isang republika ang China. Ang nasyonalismong may influensya ng kaluranin ito ay ang tinatawag nating nasyonalista. Samantala, ang pangatlong grupo ay pinamunuan naman ni Mao Zedong. Ang ginamit niya ay ang pagpapalakas ng nasyonalismong Chino. Nasyonalismo may impluwensya ng tinatawag nating komunismo. Okay. So ngayon naman ay dumako tayo sa bansang Hilagang Korea. So sa bansang Hilagang Korea kung saan ito ay may sumakop din ang mga bansang nanakop, Japan. Ang araw ng kanyang paglaya ay August 15, 1945. And then, ang namuno at samahang nabuo naman, ang namuno rito ay si Kim Tu-sung. Okay. Ano ang paraang ginamit sa paglaya? Pagyakap sa komunismo at pagsuporta ng Unyong Soviet, pagahati sa Korea sa pamamagitan ng 38 parallel. Okay. Ang ideolohiyang niyakap naman niya ay komunismo, Democratic People's Republic of Korea taong 1948. Okay. Ang sumunod naman ay ang State of Korea. Okay. Mga bansang nanakop, araw ng paglaya, namuno sa mahang na buo, para ang ginamit sa paglaya sa bansang ay sa rehiyon ng Timog Korea ay ang pagyakap sa demokrasya, pagsuporta ng Estados Unidos,
ano ang ideolohiyang niyakap? Ito ay ang demokrasya. Okay. Tumako naman tayo sa bansang Indonesia. Sa bansa, ang bansang nanakop dito ay ang Palandes. Ang araw ng kanilang kalayaan ay noong Agosto 17, 1948. Ang namuno at ang samahang nabuo dito ay pinamunuan ni Ahmad Sukarno. So parang ginamit sa kanilang paglaya ang paglunsad ng revolusyong laban sa mga Palandes. So ang ideolohiyang nakap nila ay ang guided democracy o limited democracy na may limang prinsipyo. Una, paniniwala sa Diyos. Pangalawa, nasyonalismo. Pangatlo, pagkakawang gawa. Pang-apat, karunungan panlipunan. At kalima, demokrasyang gagabayan na ang karunungan. Tumako naman tayo sa bansang Vietnam. Ang mga bansang nanakop dito ay China, France at Estados Unidos. So, ang araw na kalayaan ay takda ng 1938 September 2, 1945 at noong Hunyo 2, 1976. So ang namuno dito ay si Ngo Dinh Diem, si Nguyen Ai Quoc o Ho Chi Minh. Ang paraang ginamit sa paglaya nila ay muling pinag-isa ng Vietnam sa pamamagitan ng Kilusang Vietmin na ang matagalang pakikipaglaban sa Estados Unidos sa nagwakas sa Vietnam War. Ang kanilang ideolohiyang niyakap ay ang demokrasya kung saan ito'y umiral sa timog Vietnam. Para sa susunod naman, mga bansa sa timog silangang Asia, lalo na sa bansang Burma o kilala sa tinatawag na Myanmar, mga bansang nanakop ay ang India. Araw ng paglaya, taong 1935, at ang pamamaraan na ginamit sa paglaya ay pagtatatag ng iba't ibang kilusang naglalayo ng kalayaan at pakikipagtulungan sa Ingles at China. Okay. Mga bansa pa rin nanakop, ang bansang India, araw ng paglaya, Enero 4, 1948. Ang namuno ay si Aung San. Okay. Pamamaraan ginamit sa paglaya ay ang pagtatatag ng Anti-Fascist People's Freedom League na binubuo ng makademokratiko na usaping pangkalayaan na nagbunga ng kasunduang Anglo-Burmese. Tapos sumunod ay ang UNO. Ang UNO, ang pamamaraan ginamit naman niya ay ang sinasabing pagdedeklara rin ng kalayaan sa Burma. Then sumunod si General Nevin. Pareho rin ang ginamit na pamamaraan, ang ideolohiyang niyakap nila ay ang Myanmar Way to Socialism. Ako ngayon tayo sa huling bansa, ang bansang Pilipinas. So, ang bansa na nakakot dito, pangunahin na sa pagkakalam natin ang status ng Windows. So, nakamit natin ang ating kalayaan noong 1898. So, ang namuno dito ay si General Emilio Aguinaldo. So, ang pangarang ginamit sa paglaya ay nakipagsabuatan sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Treaty of Paris na nagpapahayag ng paglilipat ng pamumuno ng Pilipinas sa mga Amerikano. So, dilihin niyakap natin ang demokrasya. Sumunod, sinakop tayo ng bansang Estados Unidos. Nakamit natin ang ating kalayaan noong 1946. Ang pamamarang ginamit natin ay ang benevolent assimilation kung saan napatakarang pinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas upang makuha ang tiwala ng mga Pilipino. Sumunod na sumakop sa atin ang bansang Japan. Kung saan ang ginamit natin upang tayo lumaya ay walang iba kundi ang pakikidigma sa mga Hapones. Ngayong natapos na tayo sa ating aralin, oras na upang ating subukin ang inyong kaalaman. Maaaring kumuha ng ikaapat na bahagi ng papel o maaari namang isulat sa chat box ang inyong kasabutan. Para sa unang tanong, ano ang naging positibong epekto ng mga digmaang pandaigdig sa paglaya ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya? A.
marami ang napinsala at namatay. B, nagpatuloy ang kaguluhan at nagkaroon ng civil war. C, lumakas ang nasyonalismo at napabilis ang paglaya. D, umigting ang tunggalian ng ideolohiyang demokratiko at komunismo. At C, lumakas ang nasyonalismo at napabilis ang paglaya. Okay. Then, pakilagay sa chat box ang inyong kasagutan. Ang tamang sagot ay letter C. Para sa pangalawang katanungan, sino ang nanguna sa nasyonalismong may impluwensya ng komunismo na umasbong sa China? A. Si Aung San. B. Chiang Kai-shek. C. Mao Zedong. D. Sun Yat-sen. Pakilagay sa chat box ang inyong kasagutan. Ang tamang sagot ay letter C. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa uri ng nasyonalismo na umusbong sa China? A. Nasyonalismo moderno. B. Nasyonalismo tradisyonal. C. Nasyonalismo may impluwensya ng kanluranin. D. Nasyonalismo may impluwensya ng ideolohiyang komunismo. Pakilagay sa chat box ang inyong kasagutan. Ang tamang sagot ay letter A. 4. Sino ang namuno sa mga revolusyonaryo ng Indonesia laban sa mga Holandes, kung saan nakamit nila ang kalayaan noong 17 ng Agosto 1945? A. Ahmed Sukarno. B. Aung San. C. Chiang Kai-shek. D. Mao Zedong. Pakilagay sa chat box ang inyong kasagutan. Ang tamang sagot ay letter A. Number 5. Ano ang tawag sa kilusang binuo ng mga Burmese laban sa Japan na pinamunuan ni Aung San, na binuo ng mga makademokratiko at komunistang pangkat? A. Anti-Fascist People's Freedom League. B. Body Oitomo at Sarekat Islam. C. Propaganda at Katipunan. D. Partido Kumintang at Partido Kunchantang. Okay. Pakilagay sa chat box ang inyong kasagutan. Ang tamang sagot ay letter A. Okay? So maraming salamat sa pakikisa sa panibagong talakayan tungo sa mas malalim. Madunong at higit sa lahat ay makabuluhang pagtalakay sa implikasyon ng digmaang pandaigdig, ideolohiya at nasyonalismo. Kamusta? Ako si Teleo, ang batang teleradyo. Abangan niyo ako at ang aking mga kwento. La 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 la. Wow! Ang ganda naman ng gusali. Nagandaan ka rin ba? Iyan ang unang gusali ng Marcelo, na noon ay Bulacan High School. Binuksan ito ng mga Amerikano noong 1906 sa bakuran ng Kapitolyo.
nilarawan ito bilang the best and the most modern schoolhouse sa Pilipinas noong panahong iyon. Cool, di ba? Alam mo ba, ang unang gusali ng paaralan ay makikita sa logo ng Marcelo. Cool! Yan na muna for now. See you next time! Ako ulit si Deleo, ang batang teleradyo na nagsasabing, aming dakilang paaralan ay may dakilang nakaraan. Great school, great history! Bye-bye! At your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa Teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mew, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here. bit.ly/3ORVAY9. One more, this time you follow. bit.ly/3ORVAY9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mew, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo, ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahati sa